100 days na si PBBM sa pwesto. Never again. Never again. Kaya heto na silang mga militanteng grupo. Yun nga lang, inaarang sila ng mga pulis. Ano kayang ending? Ang lumaratsyadang balita ngayong Sabado. Ngayong nagbabadya na naman ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo, Pangulong Bongbong Marcos, next agenda na nga ba ang pakikipagtransaksyon sa Russia pagkatapos ng kanyang ika-100 araw sa pwesto? We take a very balanced view because the truth of the matter is we may have to deal with Russia. Sa mga Facebook user, babala, mismong kumpanyang Meta na ang nag-abiso na may mga app na nagnanakaw ng mga password ninyo. Ang detalye mamaya sa Baon ni Mod. Usap-usapan naman ang isang Pinay sa UK na binyahe ang buong Britanya para mangalap ng pampagamot para sa ama niyang may cancer. Ang kanyang kwento mamaya sa report ng Mobile Journal. At isa pang hot topic, binibining Pilipinas. First runner-up, Herlene Budol, may sasalihang international pageant. Laman ngayon ang headline sa Britanya, ang isang Pinay nurse na binyahe ang halos buong United Kingdom, makakalap ng tulong para sa tatay niyang may cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jacob Lazaro. Yes! Get over cancer! 209 kilometers. Ganyan kahaba ang nalakbay ni April na pala. At ang kanyang partner na si Jason gamit lang ang scooter. Coast to coast challenge ang tawag dito, kung saan nalakbay nila ang magkabilang dulo ng United Kingdom. Para daw ito sa tatay ni April sa Davao City, na na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Ko yung partner in crime niya and everything, kami yung magkaugali. So obviously, when he had the diagnosis of cancer, malaking shock yun siya sa amin. Tapos it was hard kasi I was so far away at that time. Kakailanganin daw ng tatay ni April ng transversal chemoembolization procedure na nagkakahalagang 2 million pesos. Kaya naisipan ni April na gumawa ng GoFundMe page para makalikom ng donasyon. At lineage niyang kapalit ay gawin ng Coast to Coast Challenge. September sila nagsimulang lumarga ng kanyang partner. Pero day 2 pa lang, muntik ng panghinaan ng loob si April matapos maaksidente. Pero nung second day na yon, I lost control. Tapos I fell off my scooter going downhill. Nag-video kasi kami noon, nagtatry kami mag-boost, mag-go ng content basically. Nahulog ako, face first, my God, sira yung dito ko, buong dito ko. Tapos nag-land ako sa loob ng lobby ko. Gumanon siya. Tapos nawala yung buong inner lip ko for a week. Buti na lang, nurse si April. 10 minutes lang daw ng first aid. Balikalsada na sila. Blessing in disguise pangaraw niya ito tinuturing. Dahil natuto siyang maging mas alisto. Ilang beses pa daw silang nasiraan pero todo na to. After 7 days narating din nila sa wakas, ang finish line na North Sea. Marami ang bumilib at nakalikom na nga sila ng 6,200 pounds o lagpas 400,000 piso. Pati tatay ni April abot-abot ang pasasalamat. I have not expected this and for me, a non-millennial, it's mind-boggling and overwhelming. 1.6 million pesos pa ang kailangan malikom ni April para sa procedure ng ama. Sa mga gustong tumulong, pwede pong magpadala sa account number na nasa screen. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita. Yan po ang mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman ngayon. Saluhan niyo ulit kami bukas sa inyong kasanggatuing weekend. Ako po si Angela Lagunsad. Kami ang OnePH, teleserbisyo para sa Pilipino.